Jujutsu Kaisen Part 2. Yan ang isa sa pinaka-inaabangan ng mga fans sa kabila ng announcement ni Gege Akutami na magtatapos na ang kanyang serye. Kaya the question is, bakit in the first place ay marami pa ngayon ang nag-a-anticipate na meron pa talagang Part 2 ang JJK? Posible nga bang magkakaroon pa ng Part 2 ang serye na to? Ang sagot ay napakalaking posibilidad na magkakaroon talaga ng Part 2 ang Jujutsu Kaisen. At dahil yan sa mga napakaraming misteryo na bumabalot sa mundo ng JJK na hindi pa nasasagot. Kaya may marami ngayon ang mga teoryang nagsipaglitawan sa JJK community regarding sa posibleng ending nito. At ang isa sa mga teoryang mas nag-stand out mga kaibigan ay ang tungkol sa tinatawag na dream theory. Ang theory na ito ay napakalupit na kung saan ay mapapaisip ka talaga kung sa ganitong ruta ba talaga dadaan ang kwento ng JJK, na kung dito nga mga kaibigan ay masasabi kong napakadark ng ending nito. Nasa lungat sa ipinakita ni Gege sa recent chapters na para bang magkakaroon talaga tayo ng good old happy ending. Kaya naman sa video ng to ay pag-uusapan natin ang teoryang yan at ang ilan pa mga katanungan na umiikot sa JJK regarding sa part 2. At syempre ibabahagi ko rin dito ang sarili kong insights lalo na sa posibleng ending ng JJK. Kaya brace yourself because I'm about to share a very interesting theory. Let's go! So ang pinaka-recent na chapter ng JJK mga kaibigan ay ang chapter 270. At may pamagat ito na A Dream's End. Ang title na ito ay maaaring tumutukoy sa dalawang bagay. Una ay connected daw ito sa sinasabing dream ni Gojo noon, at ang pangalawa naman ay ang title daw ay nagre-refer sa isang panaginip na ang lahat na nakikita nyo sa recent chapters matapos nilang matalo si Sukuna ay panaginip lamang. At unahin muna natin ipapaliwanag ngayon sa kung bakit masasabi natin panaginip lang ang lahat. Kaya for this ay ibabahagi ko sa inyo ang teorya mula sa Tumblr na may pangalang The Person Person na ibinahagi naman ni @caffeinatedmint sa X o Twitter. So according sa theory mga kaibigan na may dalawa raw rason sa kung bakit parang weird at mabilis daw ang mga pangyayari sa recent chapters matapos ang pagkatalo ni Sukuna. Una ay marahil ni-rush daw ni Gege dahil sa health condition nito at na-burnout siya sa paggawa ng serye. Or number 2 ay dahil pre-prepare pa ni Gege mga kaibigan ang kwento for a part 2. At bakit nasabi niya ito? One reason ay dahil daw sa inconsistency ng writing ni Gege lately. Ang una niyang napansin dito kasi mga kaibigan ay yung tungkol kay Megumi na kagad nakarecover mga kaibigan matapos itong maihiwalay kay Sukuna na supposedly dapat sana ay magsasuffer pa ito ng matinding brain damage kasi na-expose siya ng ilang minuto talaga sa unlimited void ni Gojo. At remember kahit si Sukuna nga na marunong gumamit ng reverse curse technique ay nagsuffer pa rin ng brain damage matapos itong ma-expose ng mere seconds lamang sa unlimited void. Paano pa kaya si Megumi na hindi marunong gumamit ng reverse curse technique? And after that ay dito rin sa meeting scene mga kaibigan ng mga Jujutsu Tech Sorcerers na weird din daw according sa nagbahagi ng kanyang teorya. At ang rason sa kung bakit nasabi niyang weird ay ang biglang pagsulputan daw ng mga characters dito. Allow me to explain. So sa panel na ito mga kaibigan ay may kita na ang nasa back right side ni Maki ay si Kusakabe. Pero pag close up ng panel ay bigla na lang nasumulpot si Nahakari, Ino at Kirara at nawala na si Kusakabe. Now kung ibabalik na naman natin dito sa panel na yan ay may kita na sa kanyang front left ni Maki ay may kita si Yuta, then ang sunod na nakatayo ay si Inumaki. Pero sa sumunod na panel ay bigla namang may kita si Todo na nagsasalita na sa tabi ni Yuta at nawala na si Inumaki. Not only that ay ang biglang pagsalita ni Higuruma ay gumulat din kay Yuji na naging speechless ito. Also alam naman ni Higuruma kung paano gumamit ng reverse curse technique. Bakit hindi niya na fully healed ang kanyang braso dito? Na nakita nga natin noon na supposedly fully healed naman talaga ang kanyang braso bago siya na-retrieve ni Nakirara noon. In addition with that, itong tungkol naman sa mga daliri ni Yuji. Sa unang panel nung isusurpresa na sana ni Yuji si Megumi, ay may kita na na-heal na ni Yuji ang kanyang ring finger. However, sa mga sumunod na panel, ay we then see na nawala na naman ang kanyang ring finger. At same problem din na nangyari dito sa mga scar ni Megumi. Kasi sa chapter 270, ay dito mga kaibigan sa eksena na nakikipag-usap ngayon si Megumi kay Hana, ay may kita na nandiyan pa ang pekla nito sa right side ng kanyang mukha sa unang scene. However, in the very next scene, ay may kita namang bigla na lang na nawala ang peklat nito. Now, you can all say na minor error lang ang part na yan, pero what if sinadya talaga ni Gege ang inconsistencies na yan? Na kung ganun, ay dito napapasok ang dream theory. Na kung saan ay ang biglang pagkawala ng mga parte ng katawan at bigla ang pagsulpot ng mga characters, ay isang hint na pala mula kay Gege na panaginip nga pala ang nakikita natin sa mga recent chapters. At also mga kaibigan,
can remember na matapos ang pagkipaglaban ng ating mga video sa Shinjuku, ay biglang in-off screen ni Gege ang kasunod sanang eksena nito sa kung paano sila nakapag-regroup at paano nila na-solve ang problema patungkol sa Kaling King. At instead na ipapakita ni Gege kung paano nalutas nila ang problemang yan, ay dinerecho na lang tayo sa eksena nang bigla na lamang na nagising si Megumi. At simula ng kanyang pagkagising, mga kaibigan, ay dyan na rin nangyari ang mga weird na mga eksena na bigla na lang na ang Jujutsu Exorcers ay nag-uusap-usap dito na parang naging chill lang sila, mga kaibigan, without explaining kung ano ba talaga ang nangyari sa Kaling Game after the fight. Na nagulat na lang tayo nang bigla na lang naging parang patungo na sa happy ending ang mga eksena. At interestingly, mga kaibigan, ay wala rin ipinakitang bangkay o puntod man lang ni Gojo kung sakali mang patay na talaga ito. Bukod pa riyan, ay ang patungkol din sa lalaking to na nag-morph ang kanyang mukha, mga kaibigan, na parang masasabi ring nasa panaginip nga sila. O sa Sitaka ba, ay kasama rin dito ang kalukalek ni Kenjaku, o si Kenjaku talaga yan, mga kaibigan, or Geto. Also we could say na kapangyarihan nga talaga yan ni Takaba kung hindi ito nangyayari ngayon sa isang dream world. So ang lahat ng yan ay para talagang nangyayari, mga kaibigan, sa isang dream world. Kasi ganyan din naman ang mga panaginip na napaka-random lang ang mga eksena, at minsan ay may makikita tayong mga mukha o katawan na nagmo-morph at nagsusulputan na lamang ng mga random na tao. Also remember na matapos din ang pagkagising ni Megumi, sinabi niya mismo na medyo hazy pa ang kanyang pakiramdam dulot ng unlimited void. So this might also be a hint na hindi pa fully recovered si Megumi. Kaya ay ang lahat ng to ay posibleng nasa kanyang panaginip lamang, which will explain sa mga napaka-weird na timeskips, mga behavior ng mga character na para bang bigla na lang naging okay ang lahat, at marami pang ibang inconsistencies, mga kaibigan. Not unless kung nirush lang talaga ni Gege ang kwento, kaya nangyari yun lahat. Also kung naaalala nyo, ay common na talaga sa mundo ng JJK ang para bang matatransport ang mga character sa isang unknown realm o bigla na lang may nabubuong isang memories na hindi nag-i-exist. For example, eh dito sa memories, ang first example natin dyan ay nangyari noon kay Todo nang biglang may memories na pumasok sa isip nito. At weirdly enough, eh ganyan din ang nangyari kay Choso nang biglang pinasok din ang kanyang isipan ng mga memories na hindi nag-i-exist during sa kanyang pakipaglaban kay Uchi. Similarly naman kay Sukuna, ay iba naman ang sa kanya. Nagkakaroon siya ng moment na makausap ang kanyang kalaban o individual sa isang unknown realm, mga kaibigan, bago ito tuluyang mamatay. Nangyari ito una kay Chogo, pangalawa ay kay Kashimo. Kaya nung binuksan ni Yuji ang kanyang domain expansion, ay dito nga napasabi si Sukuna na parang familiar ang phenomenon na i-experience niya ngayon, na para bang nasa isang panaginip sila at the same time ay nasa reality. Na ang di alam ni Sukuna ay ang phenomenon yan ay maaaring in-explain na ni Kenjaku sa chapter 160 na ang mundo na nasa gitna raw ng panaginip at reality o realidad ay tinatawag na cursed realm. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng videong to, na ang X-World. Isang play to earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. At nakapag-withdraw na rin ako dito. At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una, ay itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, eh pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite, mga NFT monsters na pwede nyo ring i-trade. At naka-on sale po sila ngayon, mga kaibigan, dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-invest kayo. Bukod dyan ay may bonus ring $4 sa kahit sino mang magta-top up ng $2 lamang. Aside from that, eh pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga high-yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. Kaya naman kung interesado kayo, you can also use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code ay i-type nyo lang po ang MrAnimeKen08, small letters po yan lahat, wala pong dot o space. Sa referral code naman ay type AnimeKen na puro naman big letters at walang space. Limited lang po yan sa first 2,000 individuals, kaya be sure to type it quick, mga kaibigan. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Ang realm na ito, mga kaibigan, ay minsan ang pinaranas ni Kenjaku kay Sasaki, nakaklase noon ni Yuji, nung pinalabas niya ito sa barrier ng Kaling Game. So this might explain na sina Yuji, Sukuna at Kenjaku ay may kakayahang makabuo
ng mga dreamlike phenomena. Pero si Kenja ko nga lang ang expert sa pagbuo nito using a barrier techniques. Similar sa Rumen Expansion ni Yuji na isa din namang barrier technique. Kung kaya't ang mga eksenang ito ay marahil nasa panaginip lamang ni Megumi or worse nasa realm na binuo ni Kenja ko. What if nagsimula na pala ang Kalin Game after nilang matalo noon si Sukuna at ang lahat na nangyayari ngayon ay nasa curse realm pala. At who knows mga kaibigan, baka buhay pa si Kenja ko kasi 1,000 taon niya itong plinano. Also, ang paliwanag din dito sa Twitter account ni Atsukatsu na ang Japanese ng A Dreams and a Title ay tinatawag na Yume no, which is coincidentally ang first syllable ng mga pangalan ng trio natin na Yu ay Yuji, Me ay Megumi at No ay Nobara naman, which stands sa Yume no. So nangangahulugan ba na ang dreams and a katapusan itong tatlo mga kaibigan dahil sa next chapter ay magigising na sila sa reality o realidad after meeting up the unknown curse user na kanilang haharapin? Well, malalaman natin yan sa final chapter. So yan ang unang maaaring ibig sabihin ng title na A Dream's End. Now dito na tayo sa ikalawang possibility. Naayon dito na ang chapter 170 ay connected daw sa chapter 11 na may title na A Dream. Ito ang chapter na kung saan ay sinabi ni Gojo ang kanyang dream ng isang ideal type of Jujutsu Society. Na kung saan ay kung i-connect natin sa recent chapter, ang dream na yan ay tama nga naman na nagkatotoo na ang kanyang pangarap na nawala ng mga toxic na higher ups at si Gakko Ganji na ang pumalit nito na ngayon nagbago na rin for good na hindi na niya pinapapasan ang responsibilidad sa mga young sorcerers. Si Kusakabe rin ay pinupush na ang ganitong mindset at kung isipin din natin mga kaibigan ay nagkatotoo na rin ang pangarap ni Gojo na makabuo ng grupo ng mga malalakas na sorcerers. So meaning ay ang title na A Dream's End ay maaaring nagre-refer talaga sa panaginip ni Gojo noon o pangarap na ngayon nagkatotoo na. So that sums up sa theory mga kaibigan. Sinummarize ko lang pero pwede nyo rin naman basahin ito. Iwan ko na lang dyan ang link sa comment section. Kaya ngayon ay ano nga ba ang mga insights ko regarding sa latest chapter at sa theory na yan? Well, para sa akin ay posible na magiging dark talaga ang ending ng JJK o may twist pa na mangyayari at posible din naman na mga nabanggit ko na theory kanina ay mangyayari talaga sa susunod na chapter. Pero ang isa sa mga rason sa kung bakit nasabi kong parang may twist ay dahil sa statement na ito ni Yuji na sabing magiging easy lang daw ang kanilang mission dahil expected na niya na madali lang talunin ang curse user na ito. It's as if na ang statement na yun ni Yuji ay parang nagpabalik lang sa panel na ito nung sinabi nilang nanalo daw si Gojo. Na in the very next chapter ay alam naman natin kung anong ginawa ni Gege kay Gojo. Bukod pa rin eh ang nangyari din kay Tenge na nasama sa remains ni Sukuna eh parang suspicious din mga kaibigan lalo na sa line na ito ni Gakko Ganji na pinapakampante lang niya si Naotahime kasabay ang ganitong expression ng mukha. At alam naman natin na may knowledge si Gakko Ganji sa kung paano gumawa ng curse corpse. So what if may balak pala ito sa remains ni Sukuna at ni Tengen. Aside from that, eh, red flag din mga kaibigan na may isang curse user na may kakayahan na i-manipulate ang isipan ng isang tao. Na kinontrol lang naman ito ang nakikita ng babae sa kanyang partner. Na what if at the end of the day ay itong tatlo ay na-manipulate na rin pala ng curse user na yon. Na ang kanilang isipan mga kaibigan ay manipulated na without them knowing. Kaya na nangyari nitong babae. At malakas din ang kutob ko na surprising talaga ang magiging eksena sa final chapter ng pagkikita nitong trio at sa allegedly unknown curse user. Na in conclusion, eh kung ang nangyayari ngayon ay panaginip lang pala talaga ni Megumi o epekto ng ginawang curse realm ni Kenchaku o DK, gaya ng sinabi ko ay kagagawan ng curse user na may kakayahang magmanipulate ng isipan, eh panigurado na may part 2 pa talaga na magaganap mga kaibigan. Pero kung ang meaning pala ng A Dream's End ay ang tungkol pala sa pagkatupad sa mga pangarap ni Gojo para sa Jujutsu Society, then masabi ko na tatapusin na talaga ni Gege ang JJK. So yun mga kaibigan, kayo ano sa tingin nyo ang posibleng pwedeng maging mangyari sa ending nitong JJK? Naniniwala ba kayong may mangyayaring part 2? Well, let me know your thoughts dyan sa comment section mga kaibigan. Maraming salamat. Kaya dito muna natin tatapusin ang video. Kaya naman kung gusto nyo yung video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this and see you guys again on my next video.